gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni RJ ang buong katotohanan kung paano siya naaksidente at kung sino ang may kasalanan. Alam na din ni Annalyn kung sino ang may kasalanan ng pagka-aksidente ng kanyang tatay. Kaya sinugod niya si Zoe habang kausap ni RJ at sinubong niya dito na alam niya na kung sino ang may kasalanan. Natulala itong si Zoe at hindi alam ni Annalyn, alam na pala ng tatay niya kung sino ang may sala rin. Mga kaganapan sa Abot Kamay na pangarap at welcome back sa akin channel. Nagtatalo na nga itong si Moira at Zoe dahil nga wala na silang alam na gusto gawin kundi maunahan si RJ kung saan pupunta itong si RJ, kung saan niya pinagawa at pinarecover yung passcard. So, nagmamadali itong si Moira. So, gusto niyang unahan. Pumunta si Moira sa shop na kung saan napagawa itong si RJ. At pinuntahan niya doon. Ang akala ni Moira ay yung class card na naiwan doon ay yun ay kang RJ. Kaya lang, hindi pala yun. Kaya, tinanong ni Moira kung saan ba pumunta si Binge. So, sabi ng kasama ni Binge doon ay kumakain lang, nag-lunch break. At dala-dala na nga yung flashcard na yun. Naabutan niya ni Moira kung saan kumakain itong si RJ. At nalaman na din niya na nakita na pala ni RJ ang CCTV footage. At makikita talaga sa mukha ni RJ na galit talaga ito. At narinig pa niya ito na galit dahil na si Moira talaga ang gumawa. Nang nasa takot ni Moira, paalis na sana siya nang bigla niyang matabig ang pintuan at nabasag. So, napasigaw si Moira. Alam talaga ni RJ na andun si Moira, andun ang asawa niya, hinanap niya pa. Swerte lang talaga ni Moira kasi may lumabas na isang boxes at dun siya napasabay. Tinawagan nga ni RJ yung telepono at tumunog nga yung telepono na yun. At nag-ring nga. So, swerte lang talaga ni Moira at nagkataon pang may nag-deliver ng mga isang boxes at sumabay siya dun at dun siya nakatago at nakalusot. So, ayon pa sa gumawa ng nag-recover ng mga video sa CCTV na kailangan nating i-save ang file sa cellphone mo, Doc RJ, kasi kailangan, kasi alam na ng asawa mo. Baka may, in case lang daw na may mangyari pa at ma-delete ang file. So, may copy itong si, RJ. So, galit na galit nga itong si RJ sa mga nangyari. Ito din si Annalyn ay napasugod naman kang Zoe at sinabi niya dito at kang Zoe kung saan yung cellphone na yun. At kung wala bang kasalanan yung nanay niya, dapat ilabas na yung cellphone. Kasi alam niya dito na ang mami niya talaga ang may kasalanan kasi bago namatay nga itong si yung nagbigay ng cellphone, ay sinabi niya dito na si Moira talaga ang may kasalanan. Ay nagalit naman ito si Zoe. Buti na lang dumating itong sila Doc Nurse Ivan at para naman maano itong sila mapaghiwalay nga ito dahil nga masyado nang nag-aaway itong dalawa at mapapahiya nga sila sa hospital. Nang matapos na ng nahimasmasa na si Annalyn at nakalinis na ng mukha niya dahil nga sa pinakain nga si Annalyn ni Zoe ng yung lupa na nilagay sa plant sa Bulaklak ay nilagay ni Zoe sa bunganga ni Annalyn. Nang may sumasana si Annalyn ay bumalik siya at kinausap siya ng nurse Van at sabi dito na kahit anong gawin mo, wala tayong ebidensya talaga. Kaya kahit na ganun ay wala tayong karapatan na pagsabihan nga si Zoe ng ganun at wala tayong ebidensya. At ito naman si Annalyn ay hiningi nga ng Zoe. So, dahil sa mga nangyaring ganun, ay alam na nga talaga ni RJ. Sinumbong na rin ni Annalyn sa nanay niya na narinig niya ang pag-uusap ni Zoe at ang nanay niya na kailangan talagang hindi malaman ni RJ na ikaw ang tumulak. So, ang ibig sabihin ni Zoe noon ay si Moira. So, nalaman nga, nag-away ulit itong si Annalyn at ang si Zoe kasi narinig nga niya tapos sabi ni Annalyn na kung hindi ka nagsisinungaling at akin na yung cellphone mo, nakuha nga ni Annalyn yung cellphone at nalaman niya, yung mami nga niya ang kausap. Kaya wala nang magawa si Zoe. So yun ang dapat nating abangan guys kasi gumaganda na talaga ang istorya ng Abot Kamay na Pangarap.
At isa pa dito, at dahil sa nga alam na nga ni RJ ang buong katotohanan, ay galit nga ito kang Moira at kakalad ka rin na nga niya itong si, ano, wala nang gusto talaga itong si Moira. So bukas, yan ang dapat nating abangan kasi maganda na talaga ang istorya. Dito lang guys at ingat tayong lahat. God bless.